Alright, update na naman tayo mga kaibigan dito sa nangyayaring hiwalayan ni Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Ito na, si Robin Padilla naman mga kaibigan, nagsalita na daw. Welcome back sa aking channel. Robin Padilla nagsalita na rin sa hiwalayan ng kanyang pamangkin na si Daniel Padilla at sa longtime girlfriend nitong si Catherine Bernardo. Robin, sobrang nadismaya sa kalokohan ng pamangkin, panuurin at pakinggan ang buong detalye. Grabe naman, kalokohan ng pamangkin. Hindi na nga mapigilan ang magbigay ng reaksyon ni Senator Robin Padilla sa hiwalayang katnil na sina Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Hindi mapigilan ni Robin ang magalit sa kanyang pamangkin na si Daniel dahil sa mga kalokohan nito at panluloko niya kay Catherine Bernardo. Nakarating na ngayon kasi kay Robin Padilla ang balitang pakikipag one-night stand ni Daniel sa aktres na si Jillian Vicencio. Ito'y nang may kwento sa kanya ng malalapit niyang kaibigan sa showbiz industry. Ayon pa sa source, nung una ay hindi daw naniniwala si Robin dahil kilala niya ang kanyang pamangkin na si Daniel na tapat at malaki ang respeto kay Kath. Talaga naman. Okay, continue lang ha. Lalaki lang, kay ganyan. Okay, oh. Pero nang kumpirmahin ito ng kanyang mga kaibigan na may katotohanan ang kalokohan na ginawa ng kanyang pamangkin, dito ay naniwala siya at sobrang nadismaya sa mga ginawa ni Daniel dahil hindi niya daw akalain na magagawa nito na lokohin si Catherine. Tunay nga ito. Continue, ha? Isabay pa dito ang isa pang natuklasan ni Robin tungkol naman sa pakikipag one-night stand din ni Daniel kay Andrea Brillantes. Ano ba yung one-night stand na yun? One-night stand. Alam na. Continue lang, ha? Ay, grabe naman. Grabe naman itong showbiz na ito. Naganap sa bansang Spain, ayon pa sa malalapit na kaibigan ni Robin ay sumakit daw ang ulo niya sa mga kalokohan na ginawa ni Daniel Padilla. Ayos ko. Naku, lover boy. Wala tayong magagawa dyan. Lover boy yan. Ayon pa sa kaibigan ni Robin sa showbiz nang makakwentuhan niya ito, noon pa daw ay ilang beses niya nang pinayuhan si Daniel Padilla na huwag nang gagaya sa mga ginawang kalokohan nila noon. At sinabi rin... Ibig sabihin si Robin maloko nung araw. Continue lang, ha? Ni Robin kay Daniel na palagi niyang unahin ang kapakanan ng babae kung sakaling papasok siya sa isang relasyon. Gawin niya daw ang lahat at huwag nang tumingin sa iba kapag nakatali na sa isang relasyon. Pero mukhang nagkamali nga si Robin Padilla dahil akala niya na si Daniel Padilla na ang naiiba sa kanilang lahat ay mukhang nagkamali siya. Mukhang si Daniel Padilla pa ata ang magtutuloy ng kanilang mga kalokohan noon. Samantala, ayon pa kay Robin, ay hindi niya daw papakialaman kung ano man ang isyo ng hiwalayan ng Katniel dahil labas na siya doon at dahil... Ay, tama nga naman. Ay, tiyuhin eh, okay? Pag tiyuhin, wala nang pakialam sa pamangkin. Kung anong feeling ng pamangkin. Pangit nga mong pakalman yun, okay? Continue lang, ha? Matanda na daw si Daniel Padilla at alam niya na ang tama at mali, masama at hindi. Sa ngayon ay wala pang pahayag ang tatay ni Daniel na si Romel Padilla tungkol sa ibinabatong isyo sa kanyang anak. Pati ang ina nitong si Carla Estrada ay wala pa rin pahayag kung totoo nga ba ang kumalat na mga conversation patungkol sa ginawang kalokohan ni Daniel. Samantala, matatandaan na kamakailan na itinanggi ni Carla Estrada ang balitang hiwalay na ang Katniel. Agad naman kinontra ni Christy, ang tanong naman ng netizens, kaya nga ba pinagtakpan ni Carla si Daniel nitong nakaraang araw dahil para mapagtakpan ang mga ginawa ng kanyang anak? Kayong mga ka-showbiz, anong masasabi niyo sa ating showbiz topic ngayon? Kung may opinion kayo ay magkomento lang kayo sa aking comment section. Okay, alright. Ito lang masasabi ko dyan, ha. Ito kasi si Daniel Padilla. Ayaw na nga, okay, kay Catherine Bernardo. Kasi nga, ang mga panis nga dito ay medyo naguguluhan. 11 years nga naman silang magka-relasyon bago hindi nga inaasahan na hiwalay na ngayon. Okay, sayang. Akala nila forever. E yun nga, yung pag-ibig ni Daniel dito kay Catherine, lumabas na sa ilong. Maliwanag to mga kaibigan na hiwalay na. O, si Catherine Bernardo ay nag-ibang bansa daw at dahil nga umiyak na rin ang umiyak, nasaktan ng tuluyan. Dahil nga dito kay Andrea Brillantes. Okay. Si Catherine Daniel Padilla at si Andrea Brillantes ay magjuwawa daw, okay? Yan ang update ngayon.
Kaya lang, ito si Robin Padilla, siyempre tiyuhin, artista, senador. Hindi may iwasan ang ma-interview ito. Ayun na nga sinabi niya, okay? Na hindi nga daw niya inaasahan na akala niya ay hindi susunod sa apak nila na yung kalukuhan ng araw. Alright? Eh, yun naman pala, sumunod, okay? Ano ba yung kalukuhan ng araw? Ibig sabihin, babaero siguro, ganun. Marami kasi pag basta magandang lalaki, marami nagkakagusto dyan sa mga ganyan, okay? Kaya si Daniel, sabi ni Robin, huwag sumunod sa akin. Kaya lang, kung sumunod ka na, saya pa ko, wala na akong maluluan dyan sa iyo. Ganon. Alright? Hindi na kita pakakalman kasi nga, pamangkin kita, may sarili ka ng isip, okay? Malaki ka na, pili ka na mag-asawa. Ganon. Pwede ka na rin maghiwalay, okay? Makapag-desisyon ng sarili mo. Ganon ang ibig sabihin dito ni Robin. Pero masasabi ko lang talaga dito kay Catherine at Daniel, kung talagang hiwalay na, ay move on na, okay? At bahala na sila. Alright? Hanggang dito na lang mga kaibigan, na maikli lang yan ang reaction ko. Ngayon na nga, si Robin Padilla nagsalita na hindi nagustuhan ang panluloko ni Daniel Padilla kay Catherine Bernardo. Ibig sabihin, medyo nasaktan din nga ito si Robin. Kasi nga, siguro naisip-isip dito ni Robin na yung pamangkin ko, matagal na itong relasyon nito sa kay Catherine Bernardo. Ngayon, hiwalay na. Medyo, siyempre, siguro, buto siguro ito si Robin Padilla kay Catherine Bernardo. Okay? Kaya lang, yung gusto nga ni Daniel Padilla ngayon, si Andrea Brillantes. Siyempre, ano pa magagawa ni Robin dyan? Kundi, ano na lang. Sumunod na lang. Kung anong gusto ni Daniel Padilla. Ayun na nga mga kaibigan, ang gusto ni Daniel Padilla ngayon si Andrea Brillantes, okay? Kaya ngayon mga fans, ayun nanay, okay? Carla Estrada, yung nanay naman ni Catherine Bernardo, yung nanay din ni Andrea Brillantes, mga nanay-nanay, siyempre nasasaktan sila, ganon. Kasi nga yung mga anak nila ay medyo pinapag-usapan ngayon sa showbiz. Na alam naman natin, ang ibang mga vlogger ay marami rin fake na naglalabasan. Pero dahil nga siya showbiz nga, okay, hindi rin maiwasan yan. Ganyan talaga ang buhay, weather-weather lang. Minsan, kayo, okay, baka naman mga makalipas na ilang linggo ito, baka malay mo, magkabalikan sila, di ba? Maging sila ulit. Kaya lang, ang problema nga niyan, mga kaibigan, kung magkakabalikan itong dalawa, paano naman si Andrea Brillantes? Kung halimbawang ito nga, si Daniel Padilla at si Andrea Brillantes ay may feeling na sa isa't isa. At napamahal na si Andrea Brillantes dito kay Daniel. Halimbawa, nagkabalikan naman si Daniel si Catherine. Paano na si Andrea? Okay? Siyempre, magiging iyakan na naman ito ng mga fans. Alright? Ganun lang. Ganyan. Okay, hanggang dito na lang mga kaibigan at subscribe to my channel. Don't forget, Filipino Reaction. Bye-bye. Thank you.